In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. But in verse 14, chapter 1 of the Gospel of John, and the Word became flesh. At ito yung pinakikita ron. Na sa origin, siya ay walang flesh. When he came, when he entered the world, he entered the world with flesh. Meron na siya kakabang tao. At ang sabi sa Tagalog ay ganito. Okay, sabi po sa Tagalog sa verse 5, kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. No? At ang sabi doon sa Tagalog, mabasa natin sa English dyan sa monitor, sa mga handog na susunugin at sa mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagay sinabi ko, narito ako'y pumaparito sa balumbo ng aklat na nasusulat tungkol sa akin. So makita natin yung pagparito ng ating Panginoong Kristo, hindi ito something new. Sapagkat testimonya na ito ng mga balumbon ng aklat, mga scroll na isinulat ni Isaiah, sinulat ni Jeremiah, sinulat ni Moses, sinulat ng iba't iba mga propeta ng Old Testament, na may darating na Kristo, may darating na Diyos. Kaya hindi ito sadyang dumating lang siya. Dumating siya ayon sa nasusulat, ayon sa mga balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa kanya. Okay? So this is not something new. Ipinangaral na ito noon na may darating na Messiah, may darating na Diyos na magkakatawan tao. Tuloy natin. Ang sabi ko sa verse 8. Ha? Ang sabi, saying above, sacrifices and offerings and good burnt offerings and sacrifices for sin, thou wouldest not, neither has pleasure therein, the which are offered according to the law. Ang hirap basahin ng Old English. Dapat ang ginamit ko na lang yung New International Version. Sa Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan, sa itaas ay sinabi, mga hain, mga handog, at mga handog na susunugin, buo at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalugdan. Mga bagay na inentong ayon sa kautusan. Verse 9, sa kasinabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Ano po yung sinasabi nung ano? Kalooban ng Diyos. Sabi, then had he said, Lo, I am come to do thy will. What is the will of God? Ano yung will of God dito? Ang sabi niya, he taken away the first that he may establish the second. Ang sabi, so sinabi niya, saka sinabi niya, narito ako yung mga parito upang gawin ang iyong kalooban, inalis niya ang una. Ano po yung una? Itong mga ceremonies na ito, itong mga animal sacrifices na ito, inalis na ng ating Panginoong Kristo. Winalagsaysay na ng ating Panginoong Kristo. He take it away all of this so that he would be able to establish the second. At yun nga, yung kanyang katawan. Sabi, sa kalookobang iyon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. So makikita natin, dito, ipinakita na ang kapatawaran ng kasalanan for forgiveness
of sins ay yung paghahandog ng ating Panginoon Jesucristo ng kanyang katawan. Yung remission ng ating sin ay yung paghahandog ng ating Panginoong Kristo ng kanyang katawan. At ito'y kaya tinalakay ito ni Apostol Pablo, ipinakita ni Apostol Pablo, hindi yung inyong gawa. Hindi ang inyong gawa ang nakapag-alis ng kasalanan, hindi ang inyong gawa ang makapagliligtas sa inyo, kundi ginawa ng ating Panginoon Jesucristo ang kaligtasan ninyo. Kaya nga doon sa problema ng mga taga-Colossus, ipinakita niya sa mga Gnostics na ang salvation ay hindi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karunungan, special na karunungan, sapagkat ang tunay na karunungan ay ang ating Panginoong Jesus. At pinakita